Magandang araw mga kayanita. Tunghayan po natin ang 12th kabanata ng ating kwento na pinamagatang Heartache. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ronald, sa tingin mo, ano magandang iregalo kay Ate Lizelle? Tanong ni Emily. Nasa loob na sila ng SM Makati. Doon niya niyakag ang kanyang nobyo para bumili ng pwedeng ipanregalo sa kanyang kapatid para sa kaarawan nito. I don't know. Why are you asking me? Diba, ikaw naman ang kapatid? Sagot ni Ronald sa kanya. He looked bored now. Para bang inip na inip sa ginagawa nila. Nainis si Emily. Inirapan niya ang nobyo. Wala kang kakwenta-kwentang tanungin. Alam mo ba? Kaya nga kita tinatanong eh. Hinihingi ko lang ang suggestions mo. Wala rin akong maisip eh. Sagot ng binata. Che! Irap na Emily. Nauna nang maglakad si Emily sa nobyo. Kanina pa sila paikot-ikot sa mall. Hindi pa kasi siya nakakapag-decide kung ano ang bibiling regalo para sa kapatid niya. She wanted to surprise her. Lalo pa at nagkaayos na sila. Gusto niyang iparamdam ang happiness sa pagkakabuo ulit ng sisterhood nilang dalawa. She heard him call her. Binilisan ni Emily ang paglalakad. Ngunit naabutan agad siya ni Ronald at hinawakan ang kanyang kamay. Nagtampo agad eh, sabi ni Ronald. Inirapan niya ang nobyo. Paanong hindi? Nagtatanong ako sa iyo ng maayos. Tapos, sasagutin mo ako ng ganoon? May hinanakit sa boses ng dalaga. Okay, huwag ka nang magtampo. May suggestion na ako, sabi nito. Ano naman iyon? Bakit hindi mo nalang bilhan ang ate mo ng mga gamit para sa baby niya? Hindi ba buntis siya? So I think it's better if you gave her something that she would need para sa magiging baby niya, sabi ni Ronald. You think so? Sabi ni Emily. Yes, I know she would love that. And you will surprise her with that, sabi naman ulit ni Ronald. Napangiti si Emily. Oo nga ano, bakit hindi ko kaagad naisip iyon? Kasi mga gamit pandalaga ang nasa isip mo. Your sister is going to be a mother. Hindi na mga alahas o mamahaling pabango ang kailangang unahin. Pwede naman iyong ibigay ng ama ng anak niya, hindi ba? Right, so doon tayo sa department store? Yaya ni Emily. Hindi, kumain muna tayo. Ha? Sabi ni Emily. Honey, hindi pa ako kumakain. Mula nang pumunta ako sa bahay mo at umalis tayo papunta dito. What? Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Sabi ni Emily. Siyempre, gusto ko muna ang unahin ang pagbili mo ng regalo. Pero kanina pa tayo paikot-ikot. Nagugutom na ako. Sabi ni Ronald. Eh di kumain muna tayo. Sabi ni Emily. Saan ba may kainan dito? Tanong naman ni Ronald. Doon tayo sa Mang Inasal. Promise, masarap doon. Hinawakan ni Emily ang kamay ni Ronald sa kahin nila. Sa susunod, magsasabi ka sa akin agad kung hindi ka pa nakakakain. Ayokong nagugutom ka. Baka pumayat ka. At kapag pumayat ka, mawawala na ang muscles mo sa katawan. Hindi ka na macho, sabi ng dalaga. Pero gwapo pa rin naman ako ah, nakatawang sabi ni Ronald. Aba, syempre.
ikaw ang pinakagwapong boyfriend sa lahat, sabi ni Emily na natatawa rin. Nang tumingin si Emily sa mukha ng nobyo, ay nakita niya ang pagkinang ng mga mata nito at magandang ngiti sa mga labi. It was easy to say that. He was pleased to hear what she just said. Katulong ni Emily si Ronald sa pagbili ng mga gamit na magiging baby ng kanyang ate. Natutuwa siya sa nobyo. Cooperative ito sa kanya sa bagay na iyon. Ito pa nga ang pumipili ng magagandang kulay ng damit para sa baby. Hindi pa nila alam kung ano ang gender ng baby ni Ate Lizelle niya. Kaya pinili ni Ronald ang kulay ay yung pwede sa lalaki at pwede sa babae. Like color blue and yellow. Nang matapos na sila sa pamimili, ay pumunta na sila sa counter. Madaming namimili sa SM ngayon dahil weekend. Idagdag pang sale kaya matao. Pang-apat sila ni Ronald sa pila, kaya naghintay muna sila. Ronald, sasama ka sa akin pa uwi ha? Gusto kasi ni Ate Lizelle na nandoon ka rin, sabi ni Emily. Of course, magpapaiwan ba naman ako? Sabi ng binata. Gumiti si Emily sa nobyo at ganoon din ang ginawa nito sa kanya. Pero nang mapatingin si Ronald sa kabilang pila, ay tila natigilan ang mukha nito. Sinundan niya ang tinitingnan nito. Isang matangkad at mestizang babae ang nakita niya. Around 5'7 ang tangkad at modelo ang dating. Well, she looked familiar. Nakita na niya ito sa ilang fashion magazines at TV commercial. Hindi matandaan ni Emily ang pangalan nito, pero natatandaan niya na tuwing nakikita ng kanyang ama at ina ang picture ng babae sa mga magazine, ay nasasabi ng mga ito na kahawig niya ang babae. But she was not sure about that. Hindi niya feel na kahawig niya ang babae kasi masyado itong maganda. The woman looked like a goddess. But seeing her in person, na-realize niya na kahawig nga niya ito. Lalo na ang mga mata at labi nito. Inalis ni Emily ang tingin sa babae at ibinalik ang tingin sa nobyo. Titig na titig ito sa babae, pero hindi paghanga ang nakikita niya sa mga mata ni Ronald, kundi isang emisyong hindi niya mapangalanan. Tila ang lamig ng titig nito sa babae. Kinalabit niya si Ronald sa balikat. Inalis ito ang tingin sa babae at tumingin sa kanya. Bakit ganyan ka makatingin sa kanya? Kilala mo? Tanong niya sa nobyo. Matagal bago ito sumagot. Hindi, sabi ni Ronald. Eh bakit titig na titig ka? Usisa niya. Hindi siya pwedeng magkamali. Tinititigan ni Ronald iyong babae na parang kakilala nito. Ginawa ko ba iyon? Tanong nito sa kanya. Obviously, sagot naman ni Emily. I don't know her. She just looked like someone I know. Pero hindi siya iyon, mariing sagot ni Ronald. Kapansin-pansin ang pagiging defensive nito. Tayo na ang susunod, sabi ng binata. Okay, sabi naman ni Emily. Napatingin ulit siya sa babae. Naningkit ang mga mata niya. Ano kaya ang meron sa kanya? Naisip ng dalaga. Kahit itanggi ni Ronald, nararamdaman ni Emily na kilala nito ang babaeng tinititigan. Tuwang-tuwa ang Ate Lizelle niya sa kanyang naging regalo sa kaarawan nito. She conceived expression in her teary eyes that she did like her gift. My God! Ang gaganda ng mga ito, Emily! I like the colors, sabi ng Ate Lizelle niya. Si Ronald ang pamili ng mga iyan, ate. Oh, really? Namilog ang mga mata nito na tumingin sa Ate Lizelle sa nobyo ng kapatid. Totoo? Tila nahihiya pang tumango si Ronald.
hindi napigilan ni Emily na tuksuhin ang nobyo. Sus, nahiya ka pa kay ate eh. Tumingin siya sa kapatid na nakamasid sa kanila. Oo ate, siya talaga ang namili ng mga iyan. Siya rin ang nagbayad, kaya nakalibre ako sa panregalo sa'yo. Sabi ulit ni Emily. Oh, ang sweet naman talaga ng boyfriend mo, Emily. Siya pa talaga ang nagbayad ng mga ito at pumili? Dapat, pakasalan mo na iyan. Sabi muli ng Ate Lizelle niya. Namilog ang mga mata ni Emily. Ano ate? Para wala nang kawala sa'yo. Aba, bibihira na ang mga katulad ni Ronald sa panahon ngayon. At saka, para may mabait na rin akong brother-in-law. Sabi ng kanyang Ate Lizelle at sinundan iyon ng halakak. Napatingin si Emily kay Ronald. Nakatitig lang ito sa kanya. Tila may gustong sabihin ang lalaki, pero idinaan na lang nito sa ngiti. Ano kaya ang ibig sabihin ng ngiting iyon? Sabi ng isip ni Emily. Pagkatapos nilang maibigay ang regalo sa kanyang Ate Lizelle, ay kumain muna sila ni Ronald. Siyempre, may inihanda ang kanyang mama para sa birthday ng kanyang kapatid. Iyon naman talaga ang ginagawa nito. Kahit siya ang may birthday, ay may handa pa rin. Hindi pa pwedeng wala. Masarap ba? Tanong ni Emily kay Ronald habang kumakain ng pansit na iniluto ng kanyang ina. Tumango ang binata. Hindi niya napigil ang pakatitigan ng nobyo habang kumakain. Napangiti siya. Saan ang gulo ba pangit ang lalaking ito? Hindi pa yata niya nakikitaan na may pangit sa pagmumukha ng nobyo. Kahit sa ang banda ng mukha nito, tingnan ay gwapo pa rin. Kahit may scar ito sa mukha, para kay Emily ay gwapo pa rin si Ronald. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang kamera. Pagkaset ng kamera, ay kinuna ni Emily ng picture ang nobyo. Eksaktong napatingin ang binata sa kamera habang isinusubo ang pansit gamit ang tinidor. Ano ang ginagawa mo? Tanong ni Ronald. She laughed. Tumingin siya sa picture. Parang hihimatayin siya sa pagtawa. Bakit ka tumatawa? Nagtatakang tanong ni Ronald. Bakit hindi ako tatawa? Ang cute-cute mo kaya. Heto oh. Ipinakita ni Emily sa binata ang picture nito sa cellphone niya. Tumaas ang sulok ng labi ni Ronald. Cute ako? Yup, sabi ni Emily. But last time you said I was handsome, not cute, sabi nito. Ay, may ganon? Tumaas ang kilay ni Emily. Bakit ang suplado mo ngayon? Hindi sumagot si Ronald. Nagpatuloy lang ito sa pagkain. Bahagya siyang nagtaka sa inakto ng nobyo. Ano naman kaya ang problema nito? Naisip ni Emily. Then, bigla siyang napatingin sa gawi niya na Hector at Ate Lizelle niya. Napangiti siya nang makitang sweet na sweet ang dalawa. Nagsusubuan pa ng cake ang mga ito. Ngayon lang niya nakitang ganoon kasaya ang kanyang kapatid. At si Hector, ngayon lang niya nakita ang pagiging maalagain nito. Happy talaga siya para sa dalawa. Nahanap ng mga ito ang kaligayahan sa piling ng isa't isa. Napatingin ulit siya kay Ronald. Nakatingin din ito sa dalawa. May nakikita siyang pagkaingit sa mukha ng nobyo habang nakatingin sa kapatid niya at kay Hector na sweet na nagsusubuan ng cake. Parang may ideya na siya kung bakit suplado ng mamang pogi ngayon. Tumayo si Emily at pumunta sa mesa kung saan nakalagay ang cake. Humiwa siya ng 3 piraso niyon at inilagay sa platito. Nang bumalik siya sa pwesto nila ni Ronald, ay nakakunot noo ito habang nakatingin sa kanya. Tumabi siya sa binata. Ano? Wika ni Ronald. Honey,
Gusto mo ng cake? Matamis ang ngiti ni Emily sa nobyo. Ginamit niya ang tinidor para tusukin ang isang piraso ng cake at saka inilapit sa bibig ng nobyo. Halatang nagulat si Ronald. Nga, sabi ni Emily. Nakita niya ang paglarawan ng tuwa sa mukha ng binata bago isubo ang cake. Sabi na nga ba niya, gusto lang ni Ronald mag-baby, kaya nagsusuplado sa kanya. Alam na niya ang ugali ng nobyo. May pagkamatampuhin kasi. Masarap ba? Tanong niya kay Ronald. Ngumiti ito. Masarap, sabi nito, sabay tingin sa kanyang labi. Sobrang sarap, sabi ni Ronald. Iba na naman ang tinutukoy mong masarap. Loko ka talaga, pairap na sabi ni Emily. But deep inside, kinikilig siya ng sobra sa paraan ng pagtitig sa kanya ni Ronald. Ngumiti ito. Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Oos, talaga lang ha? Sabi ni Emily. Oo nga, hindi ko alam, sabi ni Ronald. But she knew he was just pretending to be clueless. Talaga? Sabi ulit niya. Talaga, sagot naman ni Ronald. Talagang talaga? Ulit na naman ni Emily. Oo nga, ulit naman eh, sabi ni Ronald. Ah, sige. Nasa isip ko pa man din ngayon na pumunta muna sa kwarto ko sa taas para magpahinga, sabi ni Emily. Pasimpleng inobserbahan ni Emily ang hitsura ni Ronald. And she saw that he grew excited. Lihim siyang nagdiwang. Hindi naman talaga totoo ang sinabi niya. Balak lang niyang tuksihin ang nobyo. At ang mga mata ni Ronald ay parang biglang kumutitap. Mukhang kakagatin nga ng lalaki ang nasa isip niya. Kasama ako? Tanong ng binata. Sana, inaantok ako eh, sabi naman ni Emily. Tara sa kwarto mo, yaya ni Ronald. Napangiti siya. Nagbago na ang isip ko, sabi niya. Nagbago na? Agad-agad? Gulat na sabi ni Ronald. Bakit? Masama bang magbago ng isip? Sabi naman ni Emily. Hindi naman. Pero, putol na sabi ng binata. Ngumiti si Ronald. Magpapahinga rin sana ako sa kwarto mo. Parang napagod ako sa biyahe natin kanina. I want to take a nap. Pwede ba? Sabi ng binata. Nagtaas ng kilay si Emily. Ang galing talagang gumawa ng palusot ang kumag na ito. Sa isip-isip niya. Oo naman, pwedeng-pwede. Punta ka na doon sa taas, sabi niya sa binata. Tumayo si Ronald. Akmang pahakbang na nang lingunin ulit siya. Hindi mo ako sasamahan? Tanong ng nobyo kay Emily. Why? Iidlip ka lang naman. Magpapasama ka pa? What are you, a baby? Pang-aasar ni Emily. Munti ka na siyang matawa nang makita ang reaksyon nito. Sumimangot ito sa kanya. Yes, sumimangot talaga ang kumag. Parang batang naagawan ng laruan o ng lollipop. Mag-isa ngang pumunta si Ronald sa kwarto ni Emily. Medyo padubog pa ang paglalakad nito. Hindi man inapansin ng kanyang mama na dumaan, pero napansin niya ang ginawa ng nobyo. Hindi niya mapigilan ang maaliw. Oh, nakita kong umakyat sa taas ang nobyo mo, iha, sabi ng kanyang mama. Tapos na ba iyong kumain? Opo, ma, magpapahinga lang daw, sagot niya. Aba, bakit hindi mo sinamahan sa itaas? Sabi ulit ang kanyang mama. Bakit ko naman po sasamahan? Sagot ni Emily. Siyempre, nobyo mo iyon. Puntahan mo muna doon, utos ng kanyang mama. Napailing si Emily. Pero tumayo na rin siya
at sinundan si Ronald sa kwarto. Hindi niya naabot ang nakahiga ang nobyo at nakapikit. Instead, she saw him scanning her pictures at her own photo album. Nanlaki ang mga mata niya. Nakita niya itong tila tinatawanan ang mga kuha niya noon. Hoy, ano ang ginagawa mo? Tanong ni Emily, kahit obvious naman. Lumapit siya sa nobyo at kinuha mula sa kamay nito ang kanyang photo album. Nag-init ang mga pisingin niya nang makita kung anong picture ang particular na tinatawanan ni Ronald. Iyon ay ang picture kung saan nakaswimsuit siya. High school pa siya noon at may bangs pa nga siya. Ang bangs niya ay parang kay Dora the Explorer. Ganoon din kaikli ang buhok niya. Hindi nga niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya para magpagupit ng ganoon noon. Ngayon, tuwing tinitingnan ni Emily ang old pictures niya, parang nagsisisi siya. Parang nahihiya siya. Lalo na ngayon, tumawa pa si Ronald. Pinandilata niya ito ng mata. At ano ang tinatawa-tawang mo dyan? Sabi ni Emily. Nothing, honey. Itinikom pa ng binata ang bibig. But obviously, he was still laughing at her. Nothing ka dyan. Eh tumatawa ka pa rin naman. Sabi ni Emily. Tawa pa rin ang tawa si Ronald. Tumigil ka! Banta ni Emily. Ibinalik niya sa dating pinaglalagyan ang photo album at lumapit sa binatang patuloy na tumatawa. Naiinis siya sa pagtawa ni Ronald. Kaya lumapit siya at itinulak ito pahiga sa kama. Bahagyang nagulat ang binata sa ginawa niya. Hindi nito inaasahan ang kanyang ginawa. Dito na po nagtatapos ang part 12 ng ating kwento. Sino ang babaeng nakita nila sa mall na tinitingnan ni Ronald? At ano ang naging kaugnayan nito sa buhay ni Ronald noon? Yan po ang ating aalamin sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po! God bless everyone!